Magandang hapon po, ito po si Kagapay po. Nandito po kami sa DFA ngayon para po mag-follow up po sa pagkamatay po ng anak ko ni Ate Nancy. At malaman po ang talaga yung resulta ng pagkamatay at kung kailan po may uuwi. Sabi po ng DFA ng OMWA ay maghintay po ng 3 weeks bago po para po sa pagpuproseso sa pagpapauwi po sa labi ng anak po ni Ate Nancy. Kaso ang problema po itong si Ate Nancy, hindi po siya kumbisido po doon sa sinabi ng maging ang kapatid, gusto po mapabilis dahil yun po ang inaasahan nila na malaman nila kung ano talaga yung ikinamatay ng kanyang kapatid. At kung talaga may foul play, mabigyan ng hustisya. Kaya gusto sana hanggat maaari, ma-autopsy muna sa doon sa UAE ba yan, no? Oo. Dubai. Kung para malaman kung ano talaga. Kaso sabi ng DFA, ng OMWA, kung i-autopsy daw doon, aabutin pa raw ng 6 buwan bago raw matapos yung autopsy. Napakatagal naman autopsy yun. Pero wala pa tayong magagawa kung yun po yung ng bansang sa pagkaproseso na nga doon po sa pagkamatay po ng anak po ni Ate. So, hopefully, magawa po ng paraan ng DFA at matulungan po sila na may uwi yung bangkay, yung labi, nung namatay at mahanaman kung talagang kinamatay talaga. Ito po si Kagapay Pong, dito po kami sa DFA ngayon. Ano po ang sabi sa inyo sa DFA, sa OMWA? Sabi po nila, inaasikaso na daw po nila yung papel ng anak ko sa pagpapauwi. Pagpapauwi niyang sa Dubai. Ay, sa Abu Dhabi daw po yung lugar ng Al-A. Oh. Ngayon, maghintay daw po ako ng 3 linggo bago maiuwi yung anak ko dito sa Pilipinas. Ay, kumusta raw po yun doon sa pagkamatay? Ano po ang sabi ninyo? Sabi ko, baka ako hindi sa suffocate na matay ang anak ko, baka may ibang dahilan yon. Ang sabi po nila, kung doon daw ipapa-autopsy sa Abu Dhabi, matatagalan pa daw ng 6 buwan. So, anong mangyayari ngayon? Iuwi na lang yung bangkay dito para dito na auto-autopsy? Dito na lang daw po, hintay na lang daw po yung 3 linggo at saka yung cargo na magdadala dito sa Pilipinas. Ang tawag daw po ng cargo ang hihintay namin. Para dito yung autopsy? Opo. So, okay lang po sa inyo yan? Kung gusto ko nga po kung anong magandang gawin na makasuhan sila, saka na lang daw po kapag nandito na kung ano daw po yung totoong nangyari, dito, saka na lang daw po magdidemanda kung anong nangyari sa anak ko na totoo. Satisfy ka ba sa sagot sa'yo ng DFA, ng OMWA? Sa akin po, hindi. Kasi kapag nandito na kasi ang bangkay niya, baka mabaliwala lang yung paso ng anak ko. Gusto ko ngayon na habang nandun pa siya, gusto ko malaman talaga yung totoo kung ano nangyari talaga sa kanya. Kung ano bang ginawa sa kanya. Ba't agad-agad namatay siya doon na kakausap ko pa lang nung Linggo, Lunes, patay na agad. Kaso nga, yun nga daw po, iuwi muna yung labi bago ma-autopsy. Hindi pa ako naniniwala sa gano'n na sa uling lang, mamatay siya ng gano'n lang. Kaya gusto ko po talaga malaman yung totoong nangyari sa kanya doon. Gusto mo mangyari ngayon na yun ang sabi ng DFA na 3 weeks bago may tulungan maiuwi yung kapatid mo. Ano plano mo? Sa kayo po, wala kaming maisip na plano kundi maghintay. Pero sa 3 weeks po ngayon, bakit po napakatagal naman po ng ganun? Ano po ba yung dapat pa namin gawin para mas mapabilis pa yung pag-uwi ng ate ko? Sabi niyo na kasi 5 araw na. Sino nagsabing 5 araw lang? Sabi daw po na ang amo niya po niya na mapaparas daw po ng 5 days. Doon po kami umasa eh. Hindi po kami umasa sa 3 weeks. Doon po kami umasa na 5 days lang kung makukuha na po namin yung bangkay na kapatid ko. Pero galing yun sa employer, hindi sa DFA. Galing po sa employer yun na 5 days. Pero dito po sa DFA is 3 weeks. Napakatagal po. Sana po mas mapabilis pa po yung pagproseso po sa bangkay po ng ate ko. At malaman po namin totoo kung ano po talaga yung pagkamatay niya po.
Naksidente ka ba kanina? Ano nangyari sa'yo? Ano ba tinamaan? Ba't namumutla ka? Ayun, nangyari. Naksidente po. Nabunggo ba siya? Papunta lang kayo sa DFA, naksidente ka pa? Naksidente po ako dahil sa... Nasagi ka ba ng ano? Nasagi po kami ng sasakyan kasi po sa kagustuhan ko po na maiproseso po agad yung papel lang kapatid ko po. Ito po, nangyari po sa akin. Naksidente po, naksidente pa po kami habang papunta po dito sa DFA na umaasa po kami na meron pong maganda na mangyayari na mas mabilis yung proseso ng kapatid ko po. Admin, ano po ang pwedeng gawing aksyon ng OWA tungkol po dito sa humihingi ng tulong po na family po nung namatay na OFW po sa UAE po? Oho, so makikipagsangguni po tayo sa ating polo sa Abu Dhabi. At syempre, express tayo ng pag-isa at pagkiramay sa mga kaanak na nakausap ko naman kanina. So, kakusapin din po natin ang embahada natin syempre sa Abu Dhabi para makakuha ng report ko ano nangyari at sabay ito yung report ng yung repatriation ng kanyang mga gabi. So makikipag-unayan tayo kay Ambassador Quintana.